Makakapiling po natin ngayon sa linya ng telepono para magbigay ng kanyang reaksyon sa mga napakinggan po nating inilahad ni Justice Secretary Boyeng Rimulya, si Roy Mabasa, nasa linya natin ngayon. Roy, maganda umaga. Maganda umaga, Tony. Casey. Maraming salamat. Yeah. Mm-hmm. Si Carmina po. Casey, yes. Nandito na. Si Carmina, sorry. Mm-hmm. Carmina, good morning. Hi, good morning. Eto na, Roy. Ha? Ang dami na naman mga sanga-sanga na developments. Eh. Alin dito ang mga bago sa iyo? Actually, kahapon, alam ko na lahat yan. When, nung in-announce ni Secretary Rimulya na namatay nga yan, nung kinagabihan ay tumawag sa atin yung Southern Police District to tell us the sad story. Ano? I say sad kasi napaka-vital nitong namatay na to sa aming inilalaban na kaso. Pero hindi naman nangangahulugan na susuko kami dahil gusto namin talagang makita yung katarungan at makamit yung hustisya na dapat para kay Percy. Sinabi na sa akin ni General Captain kagabi at sabi nga ako sa kanya ng sobrang lungkot po ng aming pamilya sa pangyayari na yan. Nabanggit din yung pangalan na Christopher Bakoto, Roy. Na, alam mo din ba yung pangalan na yun? Nakita ko yan doon sa salaysay nung alleged gunman. Oo, ni Escorial. Nandun yung pangalan na yan kasama yung dalawang magkapatid at yung meron pang isa na yung Orly. No? Arias Orly. Oh. So, okay ba tong si Christopher Bakoto ay natukoy na kung saan nga siya nakapiit? Sinabi sa akin yung exactong lugar, but okay. Ito ay sakop ng BGMP, no? Hindi ko po pwede i-disclose dahil yes, of course. Yung sa security na nilalatag nila para doon. Pero sure ka na rin, Roy, kampante ka na secured na itong Christopher Bakoto? Well, kagaya ng sinasabi ko, pangahawakan ko pa rin ang sinasabi ng police na yan ay secured na. Mm-hmm. Yung sa Bucor kasi, ang mananagot talaga dyan dapat ay yung Bucor kasi nasa custody nila yan. Yung record nila in the past na sabay-sabay namamatay yung mga high-profile criminal, hindi na nga maganda. Eh, tapos nadagdagan pa nito, sa kalagitnaan na nakamasid ang buong mundo sa kaso nito, talagang parang wala nang, hindi na gumagana yung gulong ng justisya sa Pilipinas. Pero naniniwala ka ba, Roy, na nung pagpunta nga daw doon ng PNP sa New Bilibid Prison noong October 19, ay sinabi daw ng mga Bilibid authority sa kanila na wala silang ganung pangalan daw sa kanilang listahan. Naniniwala ka ba na hindi nga nila alam na may iba-ibang alias itong hinahanap ng pulis? Kasi dito sa salaysay, very specific yung binigay na pangalan nung victim. Eh. Yun nga yung pagkakaalam natin. Ano? Wala namang binigay na other aliases doon na binigay yung yung suspect. Dahil siguro yun lang ang pagkakakilanlan niya rin. Ano? Nakakapagtaka lang tayo, ganun ba kay sloppy ang trabaho rin sa Bureau of Correction? Porki ba isang pangalan lang ang binigay sa'yo? Hindi ka na magtatanong sa otoridad na kapwa nila, baka meron pang ibang alias yan. Kasi normal naman Roy, yata sa Bilibid yan na magkaroon ng mga alias. Oh, at saka Roy, at that time, nung pumunta sila doon, namatay na eh. The day before. So may record sila na may namatay na Villamor. Exactly. Those are the kind of information na gusto nating matutukan. Actually, kanina kausap natin yung Commission on Human Rights. Ano? Maging sila yung nagugulat sa mga nangyayari. Kaya mapapatakbo tuloy sila ron para magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Kasi nagugulat sila sa sirkumstansyang nangyayari sa loob ng Bilibid. Sabi nga ni Justice Secretary Boyeng Rimulya kanina, I do not believe in coincidences. Atras lang tayo ng ilang mga araw, no, Roy. October 18, prinesenta si Escorial. Nung nakapanayam ka namin, sinabi mo that the night before, magkausap na kayo ni Secretary Benhur Abalos at si ikaw mismo ang nagsabi sa kanya na kung pwede ma-secure na itong tinuturo ni Escorial. Tama ba yon? Totoo yun. Actually, halos ilang araw pa lang namamatay ang aking kapatid, hindi po tayo tumitigil sa pakiusap sa pulisya at sa lahat ng otoridad ng pamahalaan na isecure lahat yung mga pangalan na binabanggit nitong nagsalaysay. Kasi alam naman natin dito na kagaya niyan nangyari na. Inaasahan ko na nga ba yan eh. Yeah, you were saying it. By instinct,
by instinct, inaasahan ko na yan kasi maraming ganyang pangyayari dito sa atin. Roy, nung nag-usap kayo ni Secretary Abalos bago niya iprinisenta itong si Escorial noong October 18, nasabi na ba niya sa'yo at that point na na-secure na nila? Ang nagsabi sa akin na na-secure, hindi yung nasa Bilibid, kung hindi yung nasa BJMP, ay ang PNP ang nagsabi sa akin. Hindi pa namin pinag-uusapan yung nasa Bilibid prison dahil parang hindi pa rin sila definite doon sa katauhan nitong preso na ito. Tapos doon, I'm sorry to even ask this, and kung hindi mo maibigay yung detalye, maiintindihan namin. Doon sa sinumpaang salaysay nitong si Escorial, nakadetalye ba doon kung ano ang naging role no nitong namatay sa Bilibid at kung ano naman ang role nitong si Bakoto na nakaapiit sa BJMP? Yeah, sa aking pagkakaintindi, no, itong role nitong namatay, siya yung nag-utos talaga na patayin. Okay. Si Kaperti, no? Yun yung specific role na ginampanan niya. Iba-iba kasi sila ng level ng role na ginampanan eh. Yes. So ito namang nasa BJMP, apparently ito yung mga bumuo ng mga tao para i-execute yung kanilang pagpatay sa aking kapatid. Meaning kasama dyan yung surveillance, kasama dyan yung backup dahil lumalabas na apat silang nandun sa scene of the crime nung araw na yun. Eh. Pati na yung surveillance na ginawa nung, sa loob ng 2 linggo. Masasabi mo ba kung sino ang mas may na, nakakaalam sa kung sino ang utak sa likod ng pagpatay sa iyong kapatid? Ito bang si Villamor o itong bumuo nung team no para iorganisa nga itong pagpatay kay Percy? Base din sa salaysay. Yung pinatay na yan ang pinaka-importante. The reason why pinatay yan is because of his importance in leading us to the mastermind. Kasi siya yung nagbigay ng utos eh. Ito namang pangalawang middleman ayon sa ating mga nakuhang impormasyon ay hindi na nakikipag-cooperate sa pulis. Naghahanap na raw ng ito ng bigay ng pahayag sa pulis siya. So, safe nga siya pero hindi ito nakikipag-cooperate sa ngayon sa pulis. Oh, yun yung binanggit kanina ni Secretary Remulla eh, kung narinig mo na he has lawyered up at ang advice ng abogado ay huwag magsalita. So, hindi natin kaya lalong lumalabas sa akin sa namumuno sa aking kaisipan na kung gaano kalawak yung nagbalak na patayin yung aking kapatid. Ano? Sapagkat marami na tayong naririnig na pangalan na involved. Eh. Yan lang pagkamatay na yan sa loob ng Bilibid, dapat isang malalim na investigasyon ang tawagin nila dyan. Dahil isipin mo, nasa loob ng Bilibid, nakakatawag, nakakapagbigay ng order, nakakatanggap ng pera. At sino nagpapatay? Sino yung nag-utos sa kanya? Maraming pwedeng question na mangyari dyan. So, hahayaan na natin yun kung talagang sincero ang gobyerno na magsagawa ng investigation. Roy, hindi ko alam kung narinig mo kanina yung bahagi nga nitong press conference, pero inihayag ni Secretary Remulla na under indefinite preventive suspension ngayon, si Bucor Director General Gerald Bantag. Ano reaction mo doon, Roy? Para sa akin, isang magandang hakbang yan. But dahil nga rin sa mga nangyari nung nakaraan, nung COVID, puro high-profile criminals yung namatay doon. I think it's long overdue. At dapat kalkalin lahat yung mga naging ibang kasalanan yan dyan sa loob ng MVP, no? Para once and for all, matigil na yung mga kalokohan na ganyan. Kailangan pa bang magbuwis ng buhay yung isang Percy Lapid, mamatay yung isang Percy bago natin simulan yung ganitong mga reforma? Napakatagal na problema na niyan. May inaasahan ka ba dito sa pumalit kay Bantag itong si dating General Gregorio Katapang kung paano sila makakatulong sa investigasyon sa pagkamatay sa kapatid mo?
I will hold my ano my guns muna, Tony, kasi hindi ko pa rin naman siya kilala eh. I still have to check kung saan galing si General Katapang. But dating AFP chief. I do not lose my faith dito sa prosesong ginagawa natin, kahit na ang pamilya ay lungkot na lungkot sa nangyaring ito. Kami galit na galit. Alam mo, takot na takot din at the same time, dahil hindi namin alam kung sino ang kalaban namin, sino ang tatakbuhan namin, sino ang kakampi namin sa mga nangyayaring ito. Nakakalungkot man, pero yun po yung nararamdaman namin sa ngayon. Roy, nagkaroon ka ng pagkakataon kasi na makausap diretsahan itong si Joel Escurial, no? Binigyan ka ng pagkakataon na ikaw mismo ang kumausap sa kanya. Hihilingin mo ba na bigyan ka rin ng parehong pagkakataon na makausap pa itong Christopher Bakoto ng derechahan? Actually, pinagpahayag na ako ng ganyan. Ano? Lahat sana ng pangalan na binanggit dito, ay bigyan ako ng pagkakataon na makausap bilang pamilya ng biktima. Kasi meron tayong gustong malaman sa kanila. Alam mo na kung ano, yung mastermind. Yes. Baka sakaling sa pagtatanong natin ay makakuha tayo ng hint kung sino yung mastermind, ano? At saka gusto kong makita kung totoo ba ang mga sinasabi ng mga ito, totoo ba yung kanilang mga partisipasyon, sapagkat kagaya rin ng pangkaraniwang tao, tayo rin naman ay pangkaraniwang tao, tayo ay may mga agam-agam din sa ating kalooban kahit papano. Pero pagbibigyan ka kaya, Roy, kasi ako lang sa akin lang sariling opinion, and I hope you don't take offense, no? Kasi sa ibang mga bansa, kapag may criminal investigation, the immediate family members, o kung sino man yung kamag-anak nung biktima, ay hindi maaaring makialam or makihalubilo sa investigasyon dahil baka lalong gumulo yung resulta. Do you feel na kapag ikaw ay binigyan ng pagkakataon na kausapin itong si Bakoto at yung iba pang persons of interest, ay mas lilinaw pa yung investigasyon? Yung sa akin naman ay, Tony, hindi naman sa pilitan yun. Yun ay isang pakiusap. Opa. Kung pagbibigyan tayo. Yes. Hindi naman natin mamasamain kung di tayo pagbigyan eh. Mm-mm. Lahat ng pag-intindi, inintindi na natin sa parte ng pulis. Ano? Dahil ginagalang natin yung kanilang ginagampanan na role dito sa investigasyon. Tama. Kaya nga nakikipag-cooperate tayo sa kanila up to the lowest level hanggang kung ano kailangan nila sa amin, sinusunod namin. Subalit, meron din naman kaming sariling, bilang biktima na suhestyon na baka sakaling kung pwede ning pagbigyan kami. Kung hindi naman, hindi naman namin mamasamain yun. Maipapaliwanag naman nila yan sa amin kung bakit. Okay. Roy, one last question from my end. No? Marami ang nagugulat sa sunod-sunod na labas na impormasyon at mga kaganapan hinggil dito sa kaso ni Cap Percy. Ang tanong, lahat ba ng nalalaman ng publiko ay ang siyang nalalaman din ninyo bilang pamilya? O meron ba kayong nalalaman, which of course you can choose not to tell us, no, na ito'y pinangahawakan nyo at talagang pinipili nyong wag ilahad? Meron lang mga bagay, let's say, pag ang involved ay live operations or yung operation na makakagambala, kung impormasyon na makakagambala sa kanilang operation, hindi ko po pwedeng ilahad, ano? Meron pang bits and pieces, but these things will come out as soon as mag-start na yung paglilitis, Carmina. At ayoko lang silang pangunahan. In defense of the PNP, every now and then ay tumatawag naman sila sa akin upang magbigay ng update. Kagaya niyang nangyari dyan, sila naman na nagsabi sa akin yan, hindi naman galing sa iba. Kaya I still trust the work that the PNP is doing. Ayoko naman masayang yung pinaghihirapan nila. But still, sinasabi ko nga, meron kaming sariling pakiramdam namin, may pag-iisip kami, at meron kaming gustong makita dito sa ginagawa lahat na ito. At nung sinabi, ultimately, lahat naman tayong gusto natin is to give justice to Percy Lapid. At nung binalita na nga sa'yo, bilang huling tanong, nung binalita sa'yo na namatay na nga itong si Villamor, ano yung pagbasa mo dun sa pagkakabalita sa inyo? Or meron ba silang sinabi na kung sino or ano ang sa tingin nilang tunay na nangyari dito kay Villamor? Ang unang pagkakaintindi natin ay nagpapahayag tayo sa kanya. Actually, ang kagandahan ay nagiging prangka ako dun sa mga kausap kong mga police officers. Ano? Kasi I'm sure nararamdaman na naman nila kung ano ang kinalalagyan namin ngayon. Sinabi ko sa kanila na bakit naman yung pinaka-prime
witness pa sana natin yung nawala. Samantalang yun yung gusto nating i-secure from the very start. Eh, hindi naman masasagot ng pulisya yan dahil hindi naman nangyari yung pagkamatay na yan under their jurisdiction. Kaya the bigger challenge to them is to make sure na itong natitirang isang middleman ay talaga totoong nasa security confines nila. No? Dahil kung hindi at may mangyari dyan, talagang sobrang kahiyan na ang abuti ng Pilipinas. Kapag sinabi mong i-secure na yung isang middleman, itong si Christopher Bakoto, dapat ibukod siya, huwag siyang ilagay sa isang selda kabilang ang ibang mga PDL? Totoo yun. Palagay ko, yun yung pinakamaganda, Tony. No? Tapos, bigyan na lang siya ng mga siguro security details doon na magpo-provide sa kanya kung anong kailangan niya. At least, sa ganung bagay, habang tumatakbo yung paglilitis, ay masecure natin siya at makuha na natin ang informasyon kung anong nalalaman niya doon sa pagpatay. Tama, oo. Kasi isa pa siguro sa mga tanong din, ano, partner, Roy, kung magkakilala ba itong si June Villamor at itong si Christopher Bakoto, ano yung kanilang relationship sa isa't isa, no? Napakagandang tanong yan na hindi ko pa naabot sa aking pagtatanong din, ano? Subalit, lahat naman yan ay lalabas sa paglilitis, Tony. Kasi i-establish natin dyan na mayroong conspiracy itong mga ito, eh. Pati yung mga nawawala pang tatlo, apat, hindi ba? Oo. Tatlo pala. Tatlo. Yung nawawalan tatlo na yun. Di Makulangan brother sa kasi Orly. May established naman yan during in the course of the proceedings. Nabanggit din pala sa press con kanina, Roy, na ang pagsasagawa ng autopsy dito sa labi nitong si June Villamor ay ipaubayan na sa NBI. No, so mas kampante ka ba na itong NBI talagang can determine the cause of death kung may foul play man o wala? Opo. At ako naman, bukod po dyan, ay kausap ko yung CHR kanina. Nakiusap ako sa kanila na kung pwedeng tulungan kami na mag-conduct ng independent autopsy doon sa labi nung namatay. No? Pumayag naman ng CHR, all they need is just siguro kukuha sila ng documentation sa bilibid ngayong araw na ito, papunta na sila ron, at makikipag-ugnayan sila ron sa pamilya para makakuha sila ng sample ng mga labi at saka nung sa pamilya, siguro yung dugo or skin or whatever. Okay. Sige, Roy, salamat sa oras na binigay mo, at kami syempre ni partner Casey ay nananalangin, no, nasa bandang huli ay makakamit niyo ang hustisya para kay Percy. Salamat, Tony and Carmina. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Ingat po lagi, Roy. Laban lang. Yan po si Roy Mabasa, ang kapatid ng pinaslang po na broadcaster na si Percy Lapid.